I noticed that you and your dad didn't talk much during dinner. Wika kay Chanel ng mami niya habang inaalis nito ang prosthesis na siyang nagsisilbing ka ng binti. Paano bukas na dalawa kayong sasama sa check-up ko? Are you going to act as if you're stranger to each other? Tanong pa nito at iniabot sa kanya ang artificial leg she sighed. We've been like this for 7 years now, mom. Okay naman kami ni dad, don't worry. Tumayo siya at ipinatong ang prosthetics sa mahabang couch. She believed her mother had recovered now from trauma. Noong huling uwi niya ng Laguna, nagawa na nitong ikwento ang tungkol sa aksidente matapos ang mahabang panahong iniwasan nilang magbanggit ng kahit anong may kinalaman roon. Narinig niya mula mismo sa bibig ng mami niya ang mga nangyari. Kung paanong dahil sa isang manhole na walang takip ay sumabit ang bulong ng kotse nitong umaandar sa 100 kilometers per hour, at nagpaikot-ikot iyon hanggang sa sumalpok din sa isa pang humaharurot na sasakyan. Si Tita Richie na nasa passenger seat noon ang siyang tinumbok ng nguso ng elf truck. Her mother was in coma for almost a month. She also had several operations done in her body and one was amputation. Sa mga panahong iyon ay tuliro at naghihirap ang kalooban niya. Halos hindi siya matulog sa paghahati ng mga oras sa pag-aantibe sa paggising ng ina, sa pagpipilit na makalapit sa kabaong ni Tita Richie, at sa pagsisikap na makausap si Kalex. Her burden was eased when her mommy finally woke up from coma. Pero hindi pa roon natapos ang lahat. Mas matindi pa ang dinanas nito dahil sa trauma. Wala silang binanggit tungkol doon, pero marahil ay alam ng mami niya, kahit sa pagkakatulog nito, na iniwan na ito ng pinakamatalik na kaibigan. Ni hindi nito inalala ang pagkawala ng isang bahagi ng katawan. Mas inisip nito ang kinahinatnan ni Tita Richie. At sa tuwing naghi-hysterical ang ina ay wala siyang magawa kundi ang umiyak habang tinutulungan ang mga nurses at ang daddy niya sa pagpapakalma rito. Her mother kept on saying that it's all her fault and that it's her stupidity and pride that took her best friend's life. Pareho umano ang mga itong nagpanik nang matanggap ang mensahe na galing di umano sa kanya. Si Tita Richie ay sinisisi pa ang sarili sa pagtatanan nila ni Hero. Nang makakuha ito ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan nila ay nagpumilit agad ang mami niya na mag-drive, habang lumilipad ang isip tungkol sa kanya. Matagal na panahon pa bago tuluyang natanggap ng kanyang ina ang sinapit, Claudine went through different counseling and therapies. Nang lubusang bumaling ay isinama na sila ng daddy niya pabalik ng Laguna. Iyon ang napagdesisyonan ng ama ni Chanel matapos na ibagsak niya ang semestreng nagdaan at hindi na muling tinanggap sa dating universidad. Hindi naman tumutol doon ang mami niya dahil wala naman itong mapagpipilian. Alam nito na kailangan nila pareho ang tulong at suporta ng daddy niya. Alam kong may sama ka pa rin ng loob sa ama mo, sambit ng mami niya nang makabalik siya upang tulungan naman itong sumandal sa headboard ng kama. Ayaw niya sanang pag-usapan iyon, pero mukhang hindi siya makakaiwas. Nagbuntong hininga siya bago naupo sa gilid ng kama. Believe me, Kiha, I understand where you're coming from. I'm not taking your father's side, but let me tell you this. Hindi ka lumaki sa tabi ni Riv. Kung tutuusin ay hindi ka niya lubos na kilala. Maybe he's afraid to listen to you, that's why he based his judgment on what he only saw. And you must know your father. He would think it's a sign of weakness if he would choose to believe to what you would reason out, so he'd rather stand up with his own thoughts and views. To the extent of hurting my feelings. Di napigil ang tanong niya, may hinig ng pagdaramdam sa tinig niya. Malungkot nang umiti ang mami niya. I'm sure he didn't mean to hurt you. Your father loves you and you should know that. Hindi siya agad nakakibo, hindi niya kasi alam kung ano ang isasagot doon. She just decided to change the topic. By the way, ma'am, kumusta pala kayo? It's been 2 years since you decided to rekindle your marriage. Wala ka bang pinagsisihan ngayon? Nakangiting umiling ang mami niya. Walang dahilan para magsisi pa ako sa desisyon ko. Nagpapasalamat ako na kahit matagal na kaming nagkahiwalay, nagawa pa rin ni Riv na kupkupan ako at alagaan. Noong iniuwi tayo ng daddy mo rito, desidido na rin akong bumalik sa piling niya hindi lang dahil kailangan natin ng suporta niya. Hindi ko nga alam kung bakit umabot pa ng 5 taon bago namin ulit na pagpasyahang magsama muli bilang mag-asawa. Masaya ako sa lahat ng ginagawa ng daddy mo para sa akin. Kagaya ng naikukwento ko sa iyo,
Siya parati ang kasama ko sa mga check-ups at therapy sessions ko. Kahit sa pagpunta ko sa parlor ay sinasamahan niya rin ako. He takes me out on a date during weekends. He cooks for me when he has time to do so. And he sends me flowers on special occasions. She nodded. Noon pa man ay naniniwala na siya na mahal talaga ng mga magulang ang isa't isa. Pride lang ang pumipigil sa mga ito na magkaayos muli. Hindi ko naisip na pwedeng mangyari ito, anang mami niya na nangingiti pa rin. Noong ikasal kami ng daddy mo, akala ko ay kasama niyang pinakasalan ang mga pangarap ko. He would always tell me that should not be working. Na mas dapat ay nasa bahay lang ako at inaasikaso siya. Pero syempre, ipinaglaban ko ang pangarap ko. Sinabi ko sa kanya na buhay ko ito at gagawin ko ang gusto kong gawin. Noong una ay iniintindi pa niya ang desisyon ko. Pero nang dumating ka na, mas naging madalas ang pagtatalo namin tungkol sa trabaho ko. Lalo na at nakikita niya na ipinauubaya ko ang pag-aalaga sa iyo sa ibang tao. After that, he decided to go back to his hometown. Hindi para iwan tayo kundi para mapilitan akong tumigil at sumama na lang sa kanya. Pero matigas ang ulo ko at nanatili pa rin sa Maynila at sa aking trabaho. When he realized that nothing would change my mind, we just compromised. Umuwi siya sa atin kapag weekend. Kaya lang, imbes na masaya lang kami ay lagi pa rin kaming nag-aaway. Lumalaki ka na, hindi ko gusto na ang away namin ang makikita mo sa tuwing uuwi ang daddy mo sa atin, so, I asked for annulment, pero dahil sa pakiusap sa akin ng lolo mo, na huwag kong tuluyang hiwalayan ang ama mo ay nagdesisyon na lang kami na huwag nang magsama ulit bilang mag-asawa, at maging civil na lang sa isa't isa alang-alang sayo. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon, hindi ko lubos akalain na magkakabalikan pa kami ng daddy mo. This is what your father wanted me to be. His wife. I'm not saying na gusto ni Riv na nangyari sa akin ito, pero marahil ay gusto ko rin na maging asawa talaga sa kanya noon pa kung hindi nga lang mas priority ko ang career ko. I had to lose a friend before could find myself. I had to lose one leg before I could be a wife. And yet, I'm thankful that have this second chance with your father. Masasabi kong masaya na din ako. Oh, Mom, masaya rin ako para sa inyong dalawa. How I wish all the people can have that kind of second chance like yours. Marahan itong tumango. If only I can do something so you'll have your share of second chance. Malungkot na wika nito at ikinulong ang kamay niya sa mga palad. May pait ang ngiting gumuhit sa mga labi niya. Marahil, hindi para sa lahat ng tao ang pangalawang pagkakataon. O pwede rin ang bawat isa ay mayroong pangalawang pagkakataon, pero sinasayang lang ng mas marami. Noong nabasa ko ang text message na yun ay hindi ako naniwala na galing talaga yun sa'yo. Si Richie naman ay naisip na baka nalito ka lang nang magkita ulit kayo ni Hero kaya kasumama sa stepson niya. Sinabi sa akin ng Tita Richie mo ang lahat ng napag-usapan nyo at kasama na roon ang pag-amin mo tungkol sa totoong feelings mo para kay Kalex. I never doubted what she told me dahil ako mismo, nakita ko yun sa'yo. She sighed, nagyuko siya ng ulo at pinilit iwaksi ang hapdi na nagsisimula na namang ngumatngat sa dibdib. Kailan ba siya masasanay na marinig ang pangalan ni Kalex nang hindi na nasasaktan? Why was it still painful? Ang daming taon na ang nagdaan. Sinira niya kayo ni Kalex. Nalulungkot ako sa tuwing naiisip ko na sa mga panahong nagdudusel ka, dahil sa ginawa ng anak ni Rafi ay naroon ako at nakarete. Walang kamalay-malay sa pinagdadaanan ng anak ko. Hindi kita nadamayan noon. I'm really sorry, Hiha. Her mother's voice became heavy. Naaninag agad niya ang nagbabadyang luha mula rito. Ma'am, tapos na yon. Alam natin pareho na hindi mo kagustuhan na wala ka sa mga panahong kailangan kita. Hindi niya binanggit kailanman kay Claudine ang tungkol sa pagsasampa niya ng kaso at ang paulit-ulit na pagkakabasura noon sa Pace Calle pa lang. Nanahimik siya kahit sa mga panahong maayos na ang kondisyon ng ina. Pero hindi niya lubusang naitago ang tungkol doon kaya wala siyang napagpilian kundi sabihin ang totoo. Hindi nga lang niya inamin dito ang kawalang partisipasyon ng daddy niya para sa kaso. Ayaw niyang lumikha ng bagay na makakagulo ulit sa mga magulang. Maybe her father had his own reasons kaya wala itong ginawa para tulungan siya. Isa pa, mas nakafocus ito sa kondisyon ng mami niya.
Pero sana lang ay hindi ka kaagad sumuko, anang mami niya na ang tinutukoy ay ang paghahanap niya ng hustisya. After learning what truly happened and hearing about the results of her case, her mother insisted to file another one. Kakausapin daw nito ang daddy niya para mahanap ang driver ng taxi na sinakyan niya upang gawing witness. Pero siya mismo ay nalulubuan dahil wala siyang mapiga sa alaala ng itsura ng driver kahit man lang ng taxi nito. Then Cedric suggested that they should find the driver of the first cab that she hired on that day. Sigurado raw kasi na binayaran iyon ng bodyguard ni Hero para makaalis na, at sa ganoon ay mapalitan ng taxi na inupahan naman ng mga ito para madala sila ni Hero sa Antipolo. Nagsimula silang maghanap, subalit hanggang sa mga oras na iyon ay wala pa ring balita kung nasaan na ang driver. May araw din si Hero, Mommy. Maaring hindi ko siya nasingil sa ginawa niya sa akin. Pero naniniwala akong pagbabayaran niya ito sa ibang paraan. Pagkatapos siyang itakas at dalhin sa rest house ng bodyguard habang walang malay, ay isang beses lang sila ulit nagkita ni Hero. Naging imposible ang paghaharap nila nito dahil itinago ito sa kanya ni Rafi sa pag-aakalang naghahabol siya kay Hero. Kung alam lang nito na kinasusuklaman niya ultimong pangalan ng anak nito kaya malabong maghahabol pa siya. Hero continued to hide from her. But not until Cedric spotted him in one of those charity events na dinaluhan ng kaibigan kasama ang mga magulang. It was over a month after Calax left the Surigao. Hero was, as usual, surrounded by his bodyguards, pero dahil matalino si Cedric ay nakagawa ito ng paraan na madala sa kanya si Hero. She asked for it not because she's dying to see him again. Hindi rin yun dahil sa kasong isinampa niya rito kundi dahil may isang bagay siyang kinuha iyon sa kanya ni Hero. I may not know how you really feel, but I am sure you're still hurt. I understand that you're upset for what Calax did after everything that's happened. She lifted her eyes at her mother. Hindi siya agad nakakibo. Gustuhin man niyang itanggi iyon ay alam niyang sarili lang niya ang kanyang lola ko. Hindi mo naman siguro ako masisisi kung magagalit ako sa kanya. I know he's terribly hurting during that time, pero... She shook her head in desperation. Habang binibitiwan niya ang mga salita ay mas lalong pumapait ang pakiramdam niya. Hindi kita sinisisi, hiha. Nasa iyo ang lahat ng karapatan para magdamdam at magalit sa kanya. Pero may isang bagay kang hindi naiintindihan sa pinagdaanan noon ni Calix nang mawala sa kanya si Richie. Maybe for us, he lost his mom. But to him, he lost his everything. Nawala kay Calax ang nag-iisang tao na umaruga at nagmahal ng totoo sa kanya kahit hindi siya talaga nito kadugo. Ilang sandali siyang natilihan. She frowned as her heart beat raced. Nalilitong sinalubong niya ang mga mata ng ina. What did you just say, Mommy? Chanel, where are you? Narito na kami sa meeting room ng RBD. 14 minutes ago ang message niyang iyon kay Cedric. Nakailang tawag na siya rito pero ni isa sa mga iyon ay wala itong sinagot. The meeting would start anytime at ang CEO na lang ang hinihintay. Her heart was pounding in nervous and anticipation. Ang lamig sa buong meeting room ay tumatagos pa sa long sleeves blouse niya na nagdadagdag ng kaba niya. Inilapag niya ang cellphone sa mesa sa harapan at magiliw nang umiti sa mga kasama sa silid. Ilan sa mga ito ay mga executives na nakilala na niya sa unang pagtapak sa building na iyon, kung saan ang corporate head office ng RBD Holdings sa Pilipinas. Nakausap mo na si Mr. De Costales. Makakapunta raw ba siya? Nakangiting tanong sa kanya ni Mr. Juan Alcaraz, Director to Corporate Operations ng RBD Holdings. Present din noon ang matandang lalaki sa first meeting nila at isa lang ito sa nag-e-encourage sa kanila para makuha ang investment deal. Naniniwala raw kasi ito sa kapasidad ng kanyang proyekto. He's still not available at the moment, sir. Pero sigurado naman akong papunta na rin siya dahil sa message ko sa kanya kanina. But if ever he's on his way, baka hindi na rin siya umabot sa meeting na ito, ani Mr. Jimenez, ang Vice President for Retail Operations and Network Development ng DC Oil and Gas. Mr. Sandoval has a respectable and reasonable businessman, I just hope that Mr. De Costales can come to personally meet the CEO. Tumangutango si Mr. Jimenez. The conversation switched from one to another.
Karamihan sa mga usapan ay tungkol sa business at sa ekonomiya ng bansa. Halos lumipad naman ang isip niya sa kinaroroonan ngayon ni Cedric. She decided to call him again. Kaya magalang siyang nagpaalam sa mga naroon para lumabas ng meeting room. Sa hallway ay nasalubong niya ang isa sa mga secretaries doon na mukhang nalito at tila may sasabihin sa kanya. She chose to ignore it at sa halip ay iwinagayway niya rito ang cellphone at saka nagtuloy-tuloy na naglakad sa malinis na pasilyo. Cedric, pick up the phone. Usal niya at itinulak ang glass door ng lounging area na ilang hakbang lang mula sa pintong pinanggalingan. Tumunog ang door chime at nagdirdireko siya sa pagpasok. Iginala niya ang tingin sa maluwang at maliwanag na silid. Its walls were in pale yellow na mas nagpapaaliwalas sa paligid. The mint green sofas were arranged nicely around a dark rectangular coffee table. Even the ceiling had impressive lightnings at ilang komplikadong disenyo ang namataan niya sa paligid ng malalapad na ilaw. May dalawang ornamental plants sa magkabilang sulok ng kwarto, isang malaking kwadro ng landscape painting, at isang nakasaradong pinto sa bandang kanan. Oh, thank heavens! Bulalas niya nang sa wakas ay marinig ang boses ng kaibigan. It's very unprofessional, right, Chanel? Bungad ng iritadong boses ni Cedric, naririnig pa niya ang hingal nito na marahil ay sa pinagsamang inis, pagod at pressure. He was actually on leave for that day dahil darating ang pinakamamahal nitong si Edmund at magkikita ang dalawa sa bahay ng huli sa Tagaytay. Ibang dahilan nga lang ang alam ng buong opisina at ni Madam Norma sa pagliban sa trabaho ng anak. Cedric, calm down, Chanel, it's not fair. Bukas pa ang nakatakdang meeting natin sa kanila, pero bigla silang nagpatawag at sinabi ngayon na dahil darating ang CEO nila. It's unprofessional, hindi ba nila naisip ang mga appointment natin sa araw na ito? Naging madali sa kanilang bulabugin tayo dahil alam nilang tayo ang may kailangan. I know. Nagpaliwanag naman ang isa sa mga VP nila at naiintindihan ko yun. At ikaw na mismo ang nagsabi, tayo ang may kailangan sa kanila kaya tama lang na mag-adjust. Nasaan ka na ba? Pabalik na ako ng Maynila pero alam kong malabo na rin akong makaabot sa meeting kong pirma ng kausap. Napabuntong hininga siya. She was expecting it. Hindi lang niya mapigil ang alamin kung nasaan na ito sa mga sandaling iyon. I'm sorry, Chanel. Kayo na muna siguro ang bahala ni na Mr. Jimenez, sisikapin ko pa rin makarating. The only chance I can get to the meeting ay kung hindi agad dumating si Mr. Sandoval. Can you please update me from time to time? All right, no problem. Ako na rin ang baalang mag-explain kina Mr. Jimenez. Mag-iingat ka sa daan. Pagkway pinatay na niya ang tawag. The door chime sounded sa muling pagbukas ng pinto sa likuran niya. Natigilan si Chanel. Hindi niya alam kung bakit nagtayuan bigla ang mga balahibo niya sa batok nang maramdaman ang pagtayo roon ng kung sino mang nilalang na pumasok. She turned her head and expected to see the secretary dahil kanina ay halatang may sasabihin ito sa kanya, pero hindi ang bilugang mukha ng babae ang natagpuan ng kanyang mga mata. For a moment, she thought she just saw a very tall and handsome foreigner in his complete business suit and a pair of shiny and expensive leather shoes. Ngingiti na sana siya sa pag-iisip na isa iyon sa mga executives ng kompanya, pero natigilan siya. She felt like her head suddenly spin when she recognized a very familiar face. Matama niyang pinag-aralan ang kaharap habang niyayanig ng gusto ang dibdib. Noon pa man ay matindi na ang paniwala niya na may dugong banyaga si Calix Buonzon. Iniisip niya kung ano ang lahi ng unang naging kasintahan ng Tita Richie niya. Pero nagbago yun nang malaman niya ang katotohanan sa kwento ng mami niya. Flashback. Panipi tuldok. Kakasalin pa lang kami ni Riv nang maging pasyente ng daddy mo ang isang taong gulang pa lang na si Calix. And based on the story that your father told me, Calix's mom was a battered wife of a foreigner husband na nang hindi nakatiis, ay tumakas sa asawa bitbit ang anak. Ibinili nito kay Riv si Calix. Ang sabi ay kailangan daw magtrabaho para may pantustos sa sarili at sa anak. Pero habang tumatagal sa ospital ay halos hindi na mapagkikita ang ina ni Calix. Hanggang isang araw ay sumulpot ito para lang ihabilan ng tuluyan sa daddy mo ang batang si Calix. Nang lumaon ay inako ni Richie ang pag-aalaga kay Calix pero hindi nito pinalitan ang pangalan ng bata. We tried to search for the biological mother.
Pero dahil nahirapan kaming matagpuan ang babae ay nabuo ang hinala namin na hindi totoo ang pangalan at ilang impormasyon na ibinigay nito sa ospital. End of flashback. Calyx, anus ni Chanel. Hindi niya alam kung narinig iyon ng kaharap dahil wala naman itong reaksyon na pukaw si Chanel muli ng tunog ng door chime. This time, ang sekretaryang nagtangkang humabol sa kanya kanina, pero hindi niya pinansin ang pumasok doon. Sir, nagyuko yun ng ulo bago pa simpleng sumulyap sa kinatatayuan niya. Lumipat ang tingin niya kay Calyx. She met his eyes. At first she thought they were a flicker of curiosity, but it vanished quickly and it was altered by coldness. Ang mapupulang labi nito ay pinid na pinid. His facial bone structure was fine and symmetrical. The perfectly sculpted nose made him look intimidating. They were the same concrete jaws, yet they looked stronger now. If there was something soft about his face, marahil ay ang maputing balat lamang nito at ang mababaw na dimple sa kaliwang pisngi na mayat maya lumulutang sa pagtitiim ng mga labi. His hair was on the same color, pero mas makapal at mas mapusyaw tingnan ang kulay kapeng buhok nito dahil sa pagtatama roon ng liwanag. Ilang hibla pa noon ang nakatakas mula sa maayos na pagkakasuklay and that made him look sexy. Hindi mo sinabi na may tao rito. Anang pamilyar na baritono na lalong nagpatindig ng balahibo niya. Hindi man lang ito lumingon sa kausap bagkos ay nanatili lang sa pakikipagtitigan sa kanya. Habang halos malunod na siya sa matinding kalatuhan kung bakit sa dami ng lugar ay doon sila magkikita muli ng ex-fiancé. Para siyang hinahampas ng samot-saring emosyon, kaba, at mga dumadaloy na alaala. Sa dami ng pumapasok sa isip niya ay hindi niya alam kung paano ito sasalubungin. Paano ito babatiin? Bakit tila hindi siya nito kilala kung tingnan siya? Did he acquired amnesia? O hanggang sa sandaling iyon ay galit pa rin ito sa kanya dahil sa mga nangyari? Maliban sa malamig na pagtitig nito sa kanya ay wala siyang ibang mabakas mula sa imahe nito. I sincerely apologize, Mr. Sandoval. It's negligence in my part. Natilihan siya sa narinig na pangalan mula rito. Tila umuga ang kabuuan ng building at kinailangan niyang humawak upang manatiling nakatayo. Tumipad ang mga mata niya sa lalaki na hanggang sa mga sandaling iyon ay nakatunghay pa rin sa kanya. May guhit ng apoy siyang nakita sa mga mata nito na mabilis ding napawi ng lingunin nito ang sekretarya. It's okay. I'll just go back to my office. Sabihan mo ang mga nasa meeting room na maghanda na. Susunod na rin ako roon. Pagkuhay muli siya nitong tiningnan bago tumalikod upang lumabas ng lounging area. She exhaled soundly. Her heart pounded so fast as she reached for the sofa. Halos pabagsak siyang naupo roon. Was it possible? Nakamukha lang ito ni Calyx at kabuses pa. Bawat detalye nito ay parehong kay Calyx. She closed her eyes. Ilang beses siyang humugot ng hangin bago lakas loob na nilingon ang pinto ng silid. She knew she had to go back to the meeting room. Haharapin na niya ang CEO at nakasalalay doon ang kapalaran ng kumpanyang pinaglilangkuran niya. Pero hindi agad mawala sa isip niya ang nangyari kanina lang. How could she handle the next minutes inside the meeting room? Kung ganoon pala ay hindi rin totoo ang pangalan ng sanggol na iniwan sa kanyang ama. Kung paanong peke ang impormasyon ng biological mother nito ay ganoon din ang pangalan ng bata. Bakit? Napatuwid siya, upang hindi ito mahanap ng totoo nitong ama kaya sinadyang baguhin ang pangalan ng bata. She gaped in realization. Umintig ang ulo niya, ibig sabihin ay hindi totoo si Calyx Buonzon. It wasn't his name, because he in fact, was Dave Sandoval. Hindi lingid sa publiko ang dinanas at dinadanas ng aming kompanya. The oil spill that happened in Bataan, 5 years ago, was unarguably due to risk assessment failures. We have studied the cause of problems and sought for solutions, pero katulad ng ilang oil companies, tila naging mansang langis ang nangyari sa isa naming oil depot at ang siyang laging nakikita ng mga investors. Mula kay Mr. Jimenez na ipinaliliwanag ang nangyaring problema sa isa sa mga depo ng DC Oil and Gas, ay tumawid ang tingin ni Chanel sa nasa unahan ng conference table. Mula nang magsimula ang meeting ay mabibilang yata niya sa mga daliri ang mga salitang narinig niya mula rito. He was there, quietly seated, gently stroking his chin, at ang mga mata ay nakadirekta lamang sa nagsasalita. Her brow slightly creased.
Kahit pagtagni-tagni niya ang mga bagay ay palaisipan pa rin sa kanya ang katauhan ngayon ng CEO ng RBD. She was certain he was Kalex. Maliban na lang kung may kakambal pala ang batang inalagaan noon ng daddy niya na either na iwan sa poder ng ama o nauna nang inihabili ng nanay sa iba, but the theory was too vague. Imposibleng kakambalo kamukhang kamukha lang talaga ni Kalex ang CEO. Maybe 7 years was long enough for her to forget a few things about him, but could still remember every important details and features of him. Ang iilan at mapupusyaw na pekas sa gilid ng cheekbones nito. Ang kapal ng hibla ng buhok. Ultimo ang hugis ng dulo ng mahahabang daliri nito ay kabisado rin niya. For now, we are already implementing the changes we made in the risk management process. We're learning from the people and the surroundings and that cannot guarantee the safety of our infrastructures. The risk is still there. Like we have stated, we can only manage the individual aspects like human and infrastructure. We cannot control the natural disasters, but these hazards due to environmental catastrophe can be assessed. That is what we had discussed with Ms. Damanguis during the first meeting, and she's here now to present it to you, Mr. Sandoval. His eyes suddenly switched to her direction. Naalarma siya ng husto ng magtagpo ang mga tingin nila nito. Halos ikalito niya kung saang direksyon ibabaling ang leeg. She flushed as her heart skipped strong and hard enough to choke her. Hinawakan niya ang mga dokumento sa harapan niya at tumitig sa mga letra noon. Chanel. Siniko siya ng katabing General Manager for Joint Ventures. Manghang nilingon niya ang katabi na isinesenyas naman ng nasa kanan niyang si Mr. Jimenez. Tumaas ang mga kilay niya sa VP. Yes, Mr. Jimenez. Umisi ang lalaki. Chanel, I'm telling Mr. Sandoval that you are going to present your cost of errors to him. Are you ready? Natigilan sandali, pagkuway napaubo siya sa pinagsamang embarrassment at shock. Yun na pala ang pinag-uusapan. Yes. Nasamid siyang tuluyan sa pagpilit na makapagsalita. She grabbed her glass of water and drank carefully from it. Isang tikim ang pinaraan niya at tuluyang nawala ang bar sa lalamunan. Nang matapos ay saka lang niya napansin ang nagtatakang tingin ng dalawa niyang kasama. Ang lalaki namang executives mula sa RBD ay napapangiti sa kanya. Hindi niya napigil ang mamula ng bahagya habang ibinababa ang baso. Umakyat ang tingin niya sa taong dahilan ng sandaling pagkalutang niya at agad nagtama ang mga mata nila. His face was blank. Among these people ay ito lang ang natatanging hindi nagalaw ang muscles ng mukha. She composed herself as quickly as she could, ngumiti siya ng banayad at tumingin sa mga kamiting. I am ready now. Please, excuse my manners. Aniyang tumuwid ng upo at mula sa gilid ng mesa ay hinela ang laptop. She opened the folder containing her files. Tiningnan niya ulit ang mga kasama sa conference table. Thank you all, once again for this opportunity. Dear gentlemen and most especially to you, Mr. Sandoval. Before begin my presentation, let me first discuss about my evaluation project which I call Cost of Errors. An audible smirk from the center of the oval table suddenly cut in. Automatikong nahinto siya sa pagsasalita at lumipad ang mga mata sa nakaupo roon. Mula sa kanyang kinauupuan ay tanaw niya ang pagtikwas ng isang gilid ng labi ng CEO. Napalunok siya sa dalawang uri ng kaba. She watched him smoothly move to his seat to rest his back on his chair. Dahil sa mga ganong kilos nito ay mas tumitindi ang paniwala niya na ito talaga si Revor. Are you really prepared for today's meeting, miss? Natigilan siya sandali sa tanong nito. Of course, Mr. Sandoval, I apologize for what came up on me earlier, but I'm prepared for this meeting, it's all right, Mr. Jimenez, putol ulit nito at idinirekta ang seryosong tingin sa kanilang VP, Mr. Sandoval. I think don't need to see this presentation because, I've already seen and studied this so-called cost of errors. Unless there's something new to discuss in this meeting, pero sa nakikita ko ay mukhang wala namang iba pang idedagdag pa ang inyong head of business development. Besides, there are some points in the evaluation that make me indecisive which means that I have to deny the investment deal. Natigilan ang VP sa sinabi ni Mr. Sandoval. Nakaramdam naman si Chanel ng pagkailang. Tumikim si Mr. Jimenez pagkuway ngumiti sa CEO. We understand, Mr.
Sandoval, but if you can give Ms. Damanguis a chance to present the evaluation to you, sa palagay ko ay mas makakatulong iyon para mas maunawaan niyong lalo ang vision at mission ng proyekto. Natahimik sandali si Mr. Sandoval bago ito nagkunot ng noo. I actually have other things in my mind para mas maintindihan kung maigi ang kapasidad ng cost of errors sa oil depot operations. Mabilis ang pagtanguro ni Mr. Jimenez, of course, Mr. Sandoval, you can discuss with us whatever you think is best for you to better understand this project. Ano po yun? He leaned his elbows on the table, his hands clenched in raised position. Halos mabasa ni Chanel sa gesture nito ang magiging struggle nila sa pagkumbinsi sa CEO. I want to conduct a personal visit to each of your oil terminals all over the country. Mas gusto kong makita ng personal ang mga infrastructure at mapatunayan ang kapasidad ng cost of errors. And I will have to bring my own assessment team, if you don't mind, he shifted his eyes at her direction. No problem, Mr. Sandoval. We will fix the schedule of your visit immediately. Mr. Jimenez, I think it will be more convenient if you let us fix the schedule of our visit. Sure, Mr. Sandoval agree with you. Thank you, Mr. Jimenez. We will be using my company's plane, by the way. Please, accept a call from my assistant. Yes, yes. We will wait for your call, Mr. Sandoval. At isang bagay pa pala, Mr. Jimenez, pahabol na wika ng CEO. Sinulyapan siya nito bago ibinalik ang tingin sa matandang VP. Dapat siguro nakasama rin sa pagbisita ko ang gumawa ng evaluation. After all, it is her project, right miss? Nakangiting tumanggol tango ang VP habang siya naman ay natitigilan. Now, gentlemen, please, excuse me from this meeting. Still have one more commitment to make. He stood up from his seat. Sunod-sunod na nagtayuan din ang lahat ng mga nasa mesa maliban sa kanya. Thank you so much for your time, Mr. Sandoval. We will see you again, soon. Nagkamayan ito ang mga executives ng DC. We certainly will, sagot ng CEO. Nakatuon ang tingin nito kina Mr. Jimenez pagkuway lumipat sa kaaniya. Hindi na siya nakakibupa sa lahat ng mga pangyayari. She seemed to forget about professionalism. Walang linggong lumabas ng meeting room ang CEO kasunod ang assistant nito at ang sekretarya. Gusto niyang sumunod din pero hindi niya alam kung paano. Ni hindi siya makakilos sa kinauupuan, Chanel. Lumipad ang tingin niya sa mga kasama, partikular sa tumawag sa kanya. Nakangiti si Mr. Jimenez na animo na aprubahan na sila ng RBD. You almost disappointed me. Pero makakabawi ka oras na bumisita si Mr. Sandoval sa mga oil depot natin. I know you can handle this. After all, ikaw ang nag-author ng cost of errors. Mula sa screen ng laptop ni Chanel ay iwinagayway ni Leia ang kopya ng latest ultrasound nito. She already knew that she was bearing a 5-month-old twin, pero ngayon na lang niya nalaman ang gender isang lalaki at isang babae. Congratulations, Leia, swerte naman, pinakyo mo na ah. Oo, maswerte talaga ako, isang sakitan lang. Pero dalawa na agad ang bunga. Sinundan nito iyon ng tawa. Nakitawa siya rito. I'm happy for you and Jared, tukoy niya sa asawa nitong pulis, na nakilala ni Leia ng mahabluta ng mamahaling cellphone ang rumarampa raw noon na si Edmund. She was in Laguna when it happened. Sinisikap na makabangon sa lahat ng masasakit na pinagdaanan niya. Thank you sis, I miss you. I miss you and Edmund. Nagkita kami nung nagkaroon siya ng show dito sa LA. I know, naikwento niya sa akin. Nakauwi na pala siya, let me guess, magkasama na agad sila ng pinsan ko. Tumangulang siya at ngumiti. Kung naging madali sa kanyang tanggapin si Cedric at ang relasyon nito at ni Edmund ay hindi para kay Leia, kamamatay lang noon ang daddy ni Cedric at nag-aalala naman si Leia para sa tiyahin. Ikaw, sis, kumusta ka naman? Maliban sa paminsan-minsang pagkukumustahan natin. Ano na bang balita sa'yo? She inhaled and exhaled. Gusto niyang banggitin dito ang tungkol sa CEO ng RBD pero naisip niyang huwag na muna. Though she's already sure that he was Calex, gusto pa rin niya ng confirmation mula mismo sa CEO. I'm good. Kababalik ko lang actually mula sa ilang araw na bakasyon ko sa Laguna.
end. Tumaas ang mga kilay niya. And my parents are doing fine. Mas maayos na sila ngayon kesa noon. Eh, ikaw? Matamang tanong nito na obviously ay inulit lang. She chuckled. Sabi ko na nga, okay naman ako. Bakit ba? Umiling ang nasa screen. You don't look fine. I know you still think of him. Natigilan siya pagdakay natawa sa sinabi nito. She didn't deny it though. Pero natatawa talaga siya kapag ganoon si Leia. Pakiworry ba niya ay alam talaga nito ang lahat ng nararamdaman niya. Sis, it's time to free yourself from his memories. Matagal na siyang wala at sigurado akong kinalimutan ka na niya. Malungkot siyang ngumiti, alam naman niya yon. Kinalimutan na siya ni Kalex. Kinalimutan na nito ang tungkol sa kanila. Kinalimutan nito ang mga sinimulang plano para sa kanila. Kinalimutan nito na engaged sila. Kinalimutan nito ang lahat at niminsan sa loob ng 7 taon ay wala siyang narinig mula rito. Pero hindi totoong wala na si Kalex. He's already back and she's going to see him again. Hindi tumagal ng husto ang kwentuhan nila ni Leia. Kailangan na rin kasing magpahinga nito at siya naman ay may kailangang gawin. Patigil-tigil siya at hindi lubos na makapag-concentrate dahil mayat-maya niya naaalala ang pagkikita nila ni Mr. Sandoval. He's impolitely formal, he's cold and impassive, he's calm but rude. Tinawanan nito ang pagkakaantala niya sa presentation at tuluyan siyang hindi pinagsalita. So kahit sa pag-uugali ay naruroon pa rin talaga si Kalex. He just transformed into a fine-looking tycoon, pero kahit paano ay naroon pa rin ang gaspang. She narrowed her eyebrows. Nagbukas siya ng search engine windows at tinipo roon ang buong pangalan ng CEO. Naglabasan ang mga artikulong nakakabit ang pangalan nito. May buong pangalan na may titulo pa, may first and last name lang, pero ang karamihan ay Mr. Sandoval lang. She switched its images at nag-scan sa mga hindi naman ito larawan. No wonder she didn't find it out. No wonder she didn't know there was an existing person who looked exactly like Kalex, pero iba naman ang pangalan. She gave up. Hindi laging reliable ang internet. Ang gusto lang naman niya ay makumpirmang si Kalex at si Mr. Sandoval ay iisa. Hindi niya alam kung paano gagawin, pero ang natitiyak niya, gagawa siya ng paraan dahil hindi talaga siya matatahimik. She closed the windows and went through her assessment report. She was confident about it, pero matapos ng meeting nila sa CEO ng RBD, pakiramdam niya ay may na-overlook siyang loophole sa sarili niyang evaluation. She made a few revisions on it. Wala siyang binago kundi ginawa lang niyang mas malinaw na explanation. Nagpatuloy siya sa pagtipa hanggang sa dam ako na lang basta ang mga mata niya sa kaliwang kamay. A memory of one of her finger displaying Kalex ring suddenly flashed back in her. 7 taon na at wala ni bakas ng pinagsuotan ng singsing ang naiwan sa daliri niya. Pero sa iilang araw na naisuot niya iyon, pakiramdam niya ay isang bahagi ng pagkatao niya ang nawala rin ng matintong nawawala ang singsing, kaya siya nagpupumilit noon na makausap si Hero ay para malaman kung saan ito itinago ang engagement ring niya. Then Hero said he had thrown her engagement ring. Sa galit daw nito sa kanila ni Kalex ay itinapo nito iyon sa isang bangin sa antipolo, hindi niya gustong maniwala pero wala na siyang mapiga mula rito. Nagpagod lang pala siya kung tutuusin. She cried for her lost engagement ring, iyon ang kaisa-isang material na bagay na pinag-aksayahan niya ng luha dahil bigay iyon ni Kalex. Nawala na si Kalex, nawala na rin ang singsing. Kung sana ay nasa kanya pa iyon, may dahilan pa sana para balikan siya ni Kalex. Either he would go back to her to pursue their wedding, or he would do so just to take his ring back. Pero wala, hindi na ito bumalik, hindi rin ito sinubukang bawiin ang singsing. Heto na ako, karar ating kulang, papasok ka na ba ngayon? Kausap ni Chanel sa cellphone si Cedric sa umagang iyon. Kabababa lang niya ng taxi at dirdireko siyang lumalakad papasok sa kanilang building nang may biglang mabunggo sa bandang kanan kung saan hindi niya lubusang kita ang mga nasasalubong sa daan. Agad siyang nagpaalam kay Cedric matapos makuha ang sagot nito at dumalo sa nabunggong babae. Wala namang tumilapon sa mga dala niya. Wala ring nahulog sa dala ng babae na sa tansya niya ay kasing edad lang ng mami niya. Nako, ma'am, pasensya na po. Hindi ko talaga kayo nakita, aniya at napahawak sa braso nito.
She had bright and beautiful eyes, yun agad ang napansin niya sa babae. Masuyong ngumiti ang babae sa kanya. Walang anuman, hiha, ako ang hindi nakatingin kaya nabunggo mo ako. Okay lang po ba kayo? Saan pong opisina nitong building ang sadya niyo? Agad niyang yuzese dahil mukha namang hindi ito empleyado sa building. Baka may anak ito na doon nag-o-opisina at dadalawin kaya. Umiling ito, wala naman hiha. Nagkamali lang ako ng pinuntahang building. She said in a slow and refined voice. Though hindi yun mababakas sa simpleng bihis nito at sa kalituhang nasa mukha. Hindi niya napigil ang mag-isip at mag-usisa. Hindi niya maintindihan kung bakit pero magaang ang loob niya dito. At para bang nakikita niya sa katauhan ng babae ang Tita Richie niya. Maybe she missed her mom's best friend at kahit paano ay hinahanap niya ito sa ibang nakikilala. Saan po ba kayo papunta? May address po kayo riyan. Gusto niyo pong samahan ko muna kayo. Huli na para maisip niyang delikado ang alok niya. May nababalitang kidnapping syndicate na gumagamit ng mga matanda o bata para makapanloko at makakuha ng bibiktimahin. O kaya naman ay mga babaeng may magaganda at maaamong mukha. Katulad na lang ng kaharap niya. Hindi na, hiha, tanggi ng babae. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha nito. Bagay na nauunawaan niya dahil hindi naman sila magkakilala. She was also convinced she didn't belong to the group. Sigurado po kayo, ma'am. Yes, hiha. May tatawagan na lang akong kakilala ko. Makakaabala pa, ako sayo. Hindi na siya nagpumilit. Isang tipid ng ngiti na lang ang itinubo niya sa babae. Aalis na ako, hiha. Salamat sa pagmamagandang loob mo. I think I can join you, wika ni Cedric at saka isinubo ang nasa tinidor. They were having lunch in one of the nearest restaurants at kasama rin sana roon si Madam Norma subalit nagbago ito ng isip. Sasama ka sa pagbisita sa mga terminals. He shrugged. Tutal ay may mga commitment din si Edmund sa Cebu at Davao at hindi rin naman puno ang schedule ko. I am also eager to meet Mr. Sandoval, na ikwento sa akin ni Mr. Jimenez ang nangyari sa meeting. Natilihan siya, titig na titig siya kay Cedric na marahang ninunguya ang pagkain sa bibig. Alam kaya nito kung sino si Mr. Sandoval. Later on, he was smiling at her. Kinuha nito ang tubig at uminom. Binitiwan naman niya ang kubyertos at nagpahid ng bibig. Busog na agad siya. Don't worry. Think understand what came up on you during the meeting. Nakaka-intimidate naman daw talaga ang presensya ng CEO. Tumikim siya. She grabbed the glass of juice and sipped from her straw. Paano niya gagawin ang mga bagay na nasa isip niya kung sasama sa kanila si Cedric? Sigurado siyang hindi ito papayag na lumapit pa ulit siya kay Mr. Sandoval. Baka kanselahin pa nito ang pakikipagpulong sa RBD. Delikado yun para sa DC Oil and Gas. Even he had a different name, hindi siya sigurado kung makukumbansi si Cedric na hindi ito si Calex. Kung siya nga ay hindi mabit iwan ang paniwalang yon. She only needed to confirm it. Pagbalik sa building ay iyon pa rin ang laman ng isip niya. Halos hindi na nga siya makapag-focus sa pinag-uusapan nila ni Cedric. Nakaupo sa silya sa harap ng mesa niya si Mr. Jimenez pag-akyat nila, nakangiti na agad ito nang makita silang dalawa. Good news, Mr. De Costales, katatawag lang ng assistant ni Mr. Sandoval para sabihin kung kailan ito magsisimula ng pagbisita sa mga oil depot. So get ready, Chanel. Magandang pagkakataon nito para makuha na natin ang approval ng CEO, kailan daw ang simula ng visit. At saan? Sunod-sunod na tanong ni Cedric kay Mr. Jimenez. He wants to see first our central depot in Panay Island. Ipinapaayos ko na sa sekretarya mo ang hotel na tutuluyan. Mr. Sandoval himself will also provide us the plane. Our company van will take you us to his private plane. At bukas na rin pala ang alis natin. Bukas. Agad-agad. Kahapon lang nag-meeting. Kung nabigla ng gusto si Cedric ay ganoon din siya. Iniisip pa man din nila na bibilang pa ng araw bago mangyari iyon. Ang dami pa nilang aayusin sa schedule nila. Bakit? May problema ba roon? Tak ang tanong ng VP. Umiling-iling si Cedric. It's just too soon. Akala ko pa naman ay sa isang linggo pa. May mga appointment at meeting ako sa susunod na araw. It's alright, Cedric.
Unahin mo na lang ang mga nakalinya mong trabaho rito at tutal ay nariyan si Chanel. Isa pa, siya talaga ang kailangan na naroon. He waved a resigning sigh and then looked at her. Nasisilip niya ang pagkadismaya sa mga mata nito. What else can I say? Kung ganyan naman pala at bukas na. Pero bakit mabilisan ang desisyon na yan? Iniisip ba nila na hindi tayo handa at gusto niyang makita kung may kapalpakan sa mga depo natin? I don't think so, sagot ni Mr. Jimenez. For me, it's a good sign. Hindi magiging madalian ang pagdedesisyon kung hindi interesado sa kampanya natin si Mr. Sandoval. He's a very busy man. Pero narito pa siya sa Manila para sa pakikipag-usap natin sa kanila. So I suggest you, Chanel will go home early to pack your things up. Ako man ay uuwi na rin ng maaga. Get ready, okay. I'll see you, tomorrow. Malamig ang hanging humihihit sa direksyon ni Chanel. Alas 4 pasado na sila umalis ng building ng DC Oil and Gas. They were already at the terminal in Pampanga as early as 5 in the morning. Kulang pa siya ng tulog dahil mag-aalauna na siya dinalaw ng antok, at alas 3 pa lang ay kumikilos na siya para sa pag-alis. At si Manong Josie na driver ni na Cedric ang kumuha sa kanya sa kondo para ihatid sa building ng DC. Pinagsalikop niya ang harap ng suot na cardigan at naisip na pumasok na lang ulit siya ng van. Though the assistant was there to provide them the access, wala pa ang iginagalang na CEO ng mga ito. She was half excited, half anxious. Iniisip niya agad kung paano ang magiging second meeting nila ni Mr. Sandoval. Tumingin ulit siya sa orasan at nilingon ang ilang kasama na may kanikanya kapulong. Ang Cessna plane sa bandang likuran niya ay magiting na nakaabang sa mga sasakay rito. Ayon sa piloto, kaya noong maglulan ng hanggang 9 na pasahero. Tatlo na sila mula sa DC Oil and Gas. May dalawa na mula sa assessment team ni Mr. Sandoval, ang assistant ni Mr. Sandoval at syempre ay ang may-ari mismo ng aircraft. Walo na agad sila, he's here. Narinig niyang sambit ng assistant. Halos ma-off balance siya nang tumayo ng tuwid mula sa pagkakahilig sa railings. She pulled an air. Pasimple niyang inayos ang sarili at nilingon ang hand luggage. Si Mr. Sandoval na bayang dumating. Yes, sir, it's him. Her heart went violent at the sight of the black Alfa Romeo. Nayanig ang buong katawan niya nang makita ang plate number na nakasabit doon. The same car, the same driver. Magaan at swabbing ang kotse papasok ng terminal. Hindi niya napigilan ang pagbabara ng lalamunan. Ilang daloy ng alaala na kasama ang sasakyan ang dumaan sa kanyang isip. Tunog ng bumagsak na pinto ng kotse ang pumukaw sa kanya. Her eyes lifted to his direction at nasalubong niya agad ang mga titig ng CEO na tumatagos sa suot niyang cardigan, halos mabilaw konsya sa tindi ng sipa ng puso. She cleared her throat. Bahagya siyang nagyuko ng ulo upang mabati ito, pero naunahan na siya ng mga naglapitan niyang kasamahan at iba pa. Handang-handa ba ang main cabin? Tanong ni Mr. Sandoval sa piloto. Yes, sir. All the cabins are in better condition, we can fly anytime, now. Good. Nilingon nito ang assistant at may ibinilin pa rito. Aalis na kami, ikaw na ang bahala sa lahat. She creased her brows. Hindi ba sasama ang assistant nito sa kanila? Yes, sir. Have a safe flight, Mr. Sandoval. Nagpaalaman na rin ito at ang iba pang naroon. Miss Domanguiz. Nagulat talaga siya. She knew he would talk to her soon, pero ang hindi niya inasahan ay tatawagan siya nito. Sir Mr. Sandoval. Join me in the main cabin. Chanel would not have to look for an evidence that would prove that Dave Sandoval and Calix Bonzon were the same person. Naniniwala na siya roon at kahit siguro ang mismong CEO pa ang mag-deny, which would be ironic dahil ipinangangalandakan naman nito ang gamit na sasakyan o ni Calix, ay hinding-hindi na siya matitinag sa kanyang paniniwala. Here, napapitlag siya sa pagkakaupo ng maramdaman ng malamig na material sa kanyang braso. Napalingin siya sa katabi. Nakita niyang bahagyang nagusot ang noo nito. Tiningnan niya ang aviation headset na iniaabot nito at alanganing kinuha. Thank you, sir. Are you feeling nervous? Natitigil ang tumingin siya rito. She was a little bit distracted with his manly scent.
It was as clean and fresh as the morning as if he just came out of the shower. You're safe in my plane. May itinuro ito sa kanyang tagiliran. Don't forget to wear your seatbelt, wika pa nito bago tumuwid ng upo. Isinuot muna niya ang headset bago ikinabot ang seatbelt. Pagkatapos ay maingat siyang sumando. The pilot said that the main cabin was spacious compared to the ordinary cabin. Pero hindi niya alam kung bakit nasisikipan siya at nahihirapang kumilos. Nag-aalala siyang mas asagi niya anytime ang siko ni Mr. Sandoval na nakausli sa armrest ng upuan nito. Palihim niyang sinuri ang katabi. He was wearing a black V-neck knitted long-sleeves shirt, black jeans and white shoes. Nakasuot na rin ito ng aviation headset at printing na kasandol ang malapad na likod sa malambot na backrest ng aircraft seat. Nakapatong sa magkabilang armrest ng upuan ang braso nito at nakaunat ang mahahabang binti. The engine started at unti-unting umandar ang aircraft nang mag-abiso na ng pag-takeoff ang piloto, ay tumuwid at sumandol siyang mabuti. She was not scared to fly, but it was her first time to fly in a small airplane. Hindi niya mapigil ang panlamagan ng talampakan dahil ramdam na ramdam niya ang mabilis nilang pag-angat sa ere. Humugot siya ng hangin at kumapit sa mga armrest ng inuupuan. Kanina ay hindi niya man lang naiisip ang tungkol doon, pero sa imahinasyon niya ngayon, iwawasiwas ng malaking buhos ng hangin ang sinasakyan nila at taytilapon silang lahat na sakay noon. She pulled another air. Itinaboy niya ang masamang isip at ikinalma ang sarili. Mr. Sandoval told her that they were safe in his plane. Nakakahiya naman kung mahalata ng may-ari na kinakabahan siya. Matatakutin ka pa rin hanggang ngayon. Told you're safe here. She stunned for a while. Nang lumingon siya ay automatikong nagkatinginan sila ng katabi. The coldness was evident in the way he looked at her. Pero bukod doon ay nakikisilap din ang kititing na pag-aalala sa mga mata nito. I'm okay, sir. Pero hindi na pinansin ng katabi ang isinagot niya. Bumalik na ito sa pagkakasandol at tumingin sa maliit na bintana ng eroplano. She felt embarrassed. Akala lang pala niya na worried ito. Siguro ay nasa isip lang niya yon. He just noticed her uneasiness, but there's nothing more. Ibinalik niya ang ulo sa sandalan. Subalit muli ring napaangat nang maramdaman niya ang pagkilos ng katabi. She saw him extended his right arm and reached out to her left hand. Sinakop ng mahahabang mga daliri nito ang buo niyang kamay at ikinulong sa malambot nitong palad. She gasped. Sa una ay hindi siya makapaniwala na hawak siya ni Mr. Sandoval. Ilang sandaling nakatuon ang tingin niya roon at naghihintay na alisin ito ang kamay sa kanya. This could help. It may lessen your fear. Natitigil ang tumingin siya sa katabi. Hindi man lang siya nito sinulyapan. He instead rested his back and shut his eyes. Her throat ran dry. Marahan siyang bumalik sa pagkakasandal, hindi inaalis ang tingin sa kanilang mga kamay. Gusto niyang igalaw ang mga daliri pero ayaw niyang makuha ang atensyon ng katabi. Baka isipin nito na ayaw niyang magpahawak, where in fact, she missed the way Calyx touched her. His hand felt so familiar and warm around hers. She missed his touch. Ilang alaala ang ibinabalik noon na gustong kumurot sa puso niya, pero pinipigilan niya ng husto dahil hindi yon ang panahon para bigyang pansin ang mga emosyong hatid ng paglalapat muli ng mga balat nila ni Calyx. Later on, all of her bad imaginations were gone. Ang natira sa isip niya ay ang tungkol sa kamay na nakakulong sa palad at mga daliri ng CEO. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Na-realize na lang niya na papalapag na sila nang ayanunsyo iyon ng piloto. We're here, he said as he released her hand. Napahugot na lang siya ng hangin nang makawala ang kamay rito. The aircraft landed smoothly on a private terminal located in the province of Antique. Ang sabi ni Mr. Jimenez, si Mr. Sandoval ang may gustong sa depo nila sa pandan sila magsisimula bago tumungo sa central depo ng DC Oil na nasa Iloilo. Isa-isang nagsibabaan ang mga nasa ordinary cabin. E nalalayan naman siya pagbaba ng isa sa mga nasa risk assessment team na kinuha ng RBD. Nahadyap ng tingin niya ang panunood ng CEO. Nang bumaba na ito ay nagsimula na naman siyang magpanik ng bahagya, she knew about the itinerary. Paglapag nila sa Antig ay sasandoon sila ng mga shuttle na inihanda ng DC Oil para ihatid sa staff house kung saan sila mag-aalmusal.
Natanong niya ang isang coaster at isang van, maluwag na ang dalawang sasakyang iyon para sa kanilang lahat. May ilang kalalakihang lumapit at kinuha ang kanilang mga bagahe para dalhin sa mga sasakyan. Tatlo sa mga ito ay custodian ng staff house sa pandan. Kayo na lang po ang sumakay sa van, Mr. Sandoval, you'll be more comfortable there. Kasya na kaming lahat sa coaster, wika ni Mr. Jimenez. Sa sinabi nito ay isa-isa nang nagsipuntahan ang mga kasama nila sa kinaroroonan ng coaster. Okay, maiksing sagot ng CEO at bumaling sa kanya. Come with me, Miss Damanguis. Halos isang oras pa ang tatakbuhin bago makarating sa pandan. Kailangan ko ng makakausap sa biyahe. Pagkasabi noon ay tinalikuran na sila nito. She didn't have the time to reply. Nagkatinginan na lang sila ni Mr. Jimenez. Nagkibit-balikat ang matandang lalaki sa kanya. Nagsisimula ng maghanap ng pagkain ang tiyan niya. Mahigit 2 oras na rin ang lumipas mula nang umalis siya sa kondo at kapilang ang inilaman niya sa tiyan. She glanced at her side. Tahimik at nagbabasa ng ilang dokumento ang kanyang katabi. She wondered if he was also starting to feel hungry. Ang sabi nito ay kailangan ng makakausap sa biyahe, pero mula pa kanina ay 2 beses pa lang siya nito kinausap para lang magtanong. The silence was making her feel hungrier. She was worried na baka magingay ng husto ang tiyan niya at marinig iyon ng katabi. Hindi naman siya makapagbukas ng kahit anong paksa dito, dahil nga nagbabasa ito at baka makaabala siya. Ayaw rin niyang kausapin ang driver ng van na parating nalilimutan na magsalita ng Tagalog sa tuwing tatanungin niya. Kailangan pa niya tuloy ipaulit ang mga sagot nito. Para siyang nakahinga ng maluwag ng matano ang hilera ng staff house. All the villa were painted in pale blue and light green. She's already familiar with the place at gustong-gusto niya ang mga halaman at punong nakapalibot sa buong lugar. Malawak ang bakanteng lupa sa paligid ng staff houses at dahil nasa mataas na lugar ay natatanaw mula roon ang ilang karagatan. 10 kilometro naman mula sa staff houses ay ang bakana ng oil terminal na kanilang bibisitahin after lunch. 3 kasi mula sa risk assessment team na kinuha ng CEO ang kanilang hinihintay na nakatakda palang lumipad, mula Naiya hanggang Katiklan Airport sa umagang iyon. Magbibiyahe pa ang 3 patungo sa Antique para makumplito ang grupo na kasama nila sa pagbisita sa mga depo ng DC Oil and Gas sa Panay Island. Nauna sa kanila ang coaster at nakita niyang nakababa na ang mga sakay noon. Lumapit ang matangkad na lalaking taga-risk assessment team na umalalay sa kanya kanina pagbaba sa eroplano upang alalayan ulit siya pagbaba ng van. Tipid siyang ngumiti rito. Thank you ulit. He smiled, Lennon. Iniabot ulit nito sa kanya ang palad upang makipagkamay naman. She took his hand, Chanel. I know, itinanong ko kay Mr. Jimenez kanina, mas lumaki ang ngiti ni Lennon bago nito binitiwan ang kamay niya. Tumongo siya, naaga ang atensyon niya sa pagbaba at pagtayo ni Mr. Sandoval sa gilid niya, bahagyang magkasalubong ang mga kilay nito. I'm hungry, wala pa akong kinakain mula nang umalis tayo ng Maynila, Miss Damanguis. Uunahin mo pa bang makipagkwentuhan bago mo ako asikasuhin? Natigilan siya, napapahiyang tumingin siya kay Lennon na bahagyang nagyuko ng ulo. Pasok na po tayo para makakain, sir, iniaya nito sa CEO. Pagkatapos noon ay ngumiti ito sa kanya bago sila iniwan. Mr. Sandoval, the breakfast is ready. Wika ng palapit na si Mr. Jimenez. Nakahinga siya nang makita ito. Tara na po sa loob. Chanel, kumain na tayo. Nakahain ang paborito mong almusal ng mga Antikano. She eat a lot. Hindi niya napigilan ang sarili at hindi rin siya napigilan ang presensya ni Mr. Sandoval na okupado ang kabisera ng dining table. Gutom na talaga siya at namiss pa niya ang ilang mga pagkain ng mga taga roon. How do you like the food here, Mr. Sandoval? Nagangat siya nang tingin kay Mr. Jimenez. Tapos na itong kumain at ang iilan nilang kasama. Si Lennon na nasa tapat niya ay paminsan-minsan niyang nahuhuli na nanunood sa pagkain niya. It's good, simpleng sagot ng CEO na bahagya ng nabawasan ang laman ng pinggan. Nadismaya siya rito, he obviously didn't like it. Nagbago na ito ng panlasa marahil. He was so different from the guy he knew who was not picky about food.
Kahit mga pagkain ng katutubong noon sa sityo maubong ay inuubos ni Kalex. Tinapos niya ang pagkain. Sakto namang nasa pagbisita sa kanilang oil depot ang usapan sa mesa. May itinanong si Mr. Sandoval sa leader ng risk assessment team. Nagsimula naman siyang mag-isip kung ano ang maaaring gawin sa mga bakanting oras. The staff houses here are big enough to accommodate all of us, Mr. Sandoval, ani Mr. Jimenez. Ipinahanda ko na po ang villa na nasa bandang silangan para sa inyo. I appreciate that, Mr. Jimenez, but I asked my assistant to book me a hotel room in the town next to Pandan. Kapwa sila natigilan ni Mr. Jimenez. May katiting na pagkadismaya rin siyang naramdaman sa narinig. Pero agad niyang pinalis iyon. Pero nasabi sa akin ni Roberto na nakansela na niya ang reservation. Malinaw na sinabi iyon sa akin ng assistant niyo, Mr. Sandoval, he only canceled the room for others when you informed us about your staff houses here. Hindi kasali roon ang suit na para sa akin. Mapapagod lang kayo kung magpapabalik-balik pa mula rito sa Pandan hanggang sa Sebaste. If you want, I can ask Chanel cancel the remaining room. Never mind, Mr. Jimenez. I'm fine with that. Napabuntong hinga ang matandang VP. Nagkibit ito ng balikat at sakang umiti. Well, Mr. Sandoval, you can stay wherever you feel comfortable. And apologize kung hindi na ipaabot agad sa inyo ang tungkol sa staff houses ng DC Oil. Anyway, the hotel reservation in Iloilo has been rescheduled for tomorrow. Malapit iyon sa isla ng Guimaras at siguradong magugustuhan ninyo ang mga tanawin sa paligid ng hotel. Nagpatuloy ang usapan ni na Mr. Jimenez at Mr. Sandoval. At dahil kagaya ng pamilya ni Cedric na tubong Iloilo ay ibinida ng husto ng VP ang kagandahan ng buong isla ng Panay. Taga saan nga pala kayo rito sa Pilipinas, Mr. Sandoval? Surigao, right? Tanong ng matandang lalaki at hindi niya napigil ang lingunin ang CEO. Batangas. Just stayed in Surigao for a few months, but grew up and spent my childhood in Batangas. Pagkatapos noon, may isang taon din kaming tumira sa Maynila bago naman kami nag-migrate sa States. I see. So you finished your degree in States before you started working in RBD. And ultimately take your father's position as the CEO. Ilang sandaling tahimik lang si Mr. Sandoval bago nito sinagot ang tanong ng kausap. Umiling ito. I actually haven't completed my course yet, anito na bahagyang gumulat sa kanya. I supposed to finish it in a university in Manila, but a tragedy came to my family that I had to go to Surigao. I stayed there for a while before went to Ireland to meet my biological father for the first time. Namamanghang reaksyon ang nakita niya sa mga kasama sa mesa. Ilang bagay naman ang unti-unting nagiging malinaw sa kanya. My grandfather is the sole founder and chairman of RBD Group of Companies while my father was then the CEO of RBD Holdings. I lost my father and the takeover was unexpected, was not prepared. Kulang na kulang pa ako sa training nang mapunta sa akin ang posisyon niya. But that is so impressive, Mr. Sandoval. Mas napalago ninyo ang RBD kahit para sa inyo ay kulang pa kayo sa kapasidad. Hindi sumagot ang CEO. Sumang-ayon naman sa sinabing iyon ni Mr. Jimenez ang iba pa nilang kasama. Siya naman ay hindi malaman kung ano ang unang mararamdaman. Naisip niya na hindi madumo sa impormasyon tungkol sa sarili nito ang CEO ng RBD. Hindi rin ito itinatago ang katotohanan na ito nga si Kalex batay sa kwento nito. So that's what he really did. Taliwas iyon sa balitang bumalik ito sa States mula sa pansamantalang pagtira sa tiyahin sa Surigao. He actually went to Ireland to see his biological father's family. Maybe she had to find a way to talk to him about the past. Kung bukas ito sa pagsasabi ng tungkol sa pinagdaanan sa buhay ay baka bukas din ito na pag-usapan nila ang nakaraan. Unless it's no longer in his memory and he didn't care at all about what happened to them 7 years ago. Iniisip pa lang niya iyon ay para nang tinutusok ang puso niya. Isa-isang nawala ang mga kasalo nila sa mesa na nagpaalam na magtutungo sa mga katabing staff houses na titigilan ng mga ito. Siya naman ay automatikong doon na sa nakagit ng villa, dahil may opisina rin doon sina Cedric at Madam Norma,
Kumahanap pa lang siya ng tiyempo para makapagpalam sa dalawang nag-uusap at nang makaakyat na sa dating silid na tinigilan niya. She really needed a time alone. She had to think about a lot of things. Paano niya sisimulan ang pakikipag-usap sa CEO ng kumpanyang kanilang nililigawan tungkol sa isang personal na bagay? It would be unprofessional. Tumikim siya ng isang beses upang makuha ang atensyon ng dalawang lalaki. Ipinatong niya ang table napkin sa mesa at saka maingat na tumayo. She was ready to announce her departure pero naunahan siya ni Mr. Jimenez. May ilang oras ka para makapagpahinga, Chanel. Natawagan mo na ba ang boss mo para sabihin narito na tayo? Sinulyapan niya ang CEO na kasalukuyan pa rin umiinom ng kape nito. She wondered if it's still hot. Bakit hindi ito manghingi ng panibago? Bumaling siya sa matanda. Yes, Mr. Jimenez. Nag-text ako kay Cedric habang bumibiyahe kanina papunta dito sa staff house. Tumango ang matanda. Naramdaman niyang nag-angat ng mukha ang CEO. Tumingin siya rito. Samahan mo ako sa hotel, Miss Damanguis, formal at direkong sabi ni Mr. Sandoval. Hindi siya nakasagot. Natitigil ang napatingin siya rito at sa katabi nitong VP. Wala rito ang assistant ko. Mahirap sa akin kung mag-isa lang ako mamaya sa hotel. Wala naman sigurong masama kung ikaw muna ang maging temporary assistant ko habang nandito tayo sa Panay Island. But, she grasped for words. Nalilito siya sa takbo ng usapan. Akala ba niya ay kanselado na ang mga kwartong para sana sa kanila? Tumango si Mr. Jimenez. I don't see any problem with that, Mr. Sandoval. Kami ang host ng plant visit na ito at natural lamang na i-assist namin kayo. Nilingon siya ng VP. Chanel, tawagan mo na agad ang hotel para makapagpabook ka ng kwarto para sayo. Mabuting malaman natin agad kung may bakante pang silid. At paano po kung wala? Sana ay walang bakante para walang mapagpilian ang demanding na CEO. Walang sagot mula sa VP. Nakatingin ito sa bisita na waring ipinauubaya rito ang pagpapasya. There are two bedrooms in my hotel suite. You can occupy the other room. Napatingin siya sa lalaki. Hindi nakatakas sa kanya ang pagtikwas ng isang sulok ng mga labi nito. Masyado bang halata na nagulat siya? Nakakatawa ba ang reaksyon niya? Pero sa isang banda, his request was in her favor. Parang binibigyan siya ng pagkakataon ng tadhana na malapitan si Calax at magpaliwanag tungkol sa nakaraan. So hindi na pala kailangang magpabook ng kwarto para sa temporary assistant. Natutuwang wika ni Mr. Jimenez. Nakita niyang uminom ito ng tubig at sandaling sumeryoso bago muling ngumiti sa kanila. Naaninag niya ang bahagyang pag-aalala sa anyo ng matandang lalaki. Would you mind, Miss Damanguis? O masyadong mabigat ang hinihingi ko? Matamang tanong ni Mr. Sandoval. She cleared her throat. Parang ang laki ng baikig na nakabara ngayon sa lalamunan niya. No, Sir Ania sa maliit na tinig. Wala yata siyang kapangyarihang tumanggi dahil kailangan pa nila ang approval nito. It's fine, Sir. Parang hinahampas ang dibdib niya sa tindi ng kaba. Gumagapang ang tensyon sa buong niyang katawan na sana lang ay kayang itago ng kanyang pagtango at pagngiti. Ang van din na sinakyan nila kaninang papunta sa pandan ang ginamit nila patungong hotel na nasa bayan ng Sebaste. Inagaw ni Lennon ang kanyang hand luggage at ito na ang nagdala at nagsakay noon sa likuran ng van. I thought I could have the time to talk to you and get to know you. Hindi ka pala rito sa staff house. Titigil tinitigan siya nito. Bakas sa tono nito ang pagkadismaya. She suddenly remembered what her friends told her. Nawala nga sa kanya ang drive na magbihis at magpaganda gaya noong college sila, pero hindi naman daw naitago ng kasimplehan niya ang apil niya sa kalalakihan. Katunayan, kahit may bulong-bulungan sa kumpanya na girlfriend siya ni Cedric, may ilang empleyado pa rin ng DC Oil and Gas ang nagpadala sa kanya ng bulaklak at nagpahayag ng paghanga. At iyon ang nakikita niya sa mga mata ni Lennon. Thank you ulit, ang tanging na isagot niya. See you later. Anang lalaki at ngumiti. Isang matipid na ngiti ang iginawad niya rito bago siya umikot sa tagiliran at pumasok sa naghihintay na sasakyan. Her heart started to race again as soon as the door closed. Nilingon niya ang katabi at nasalubong ang matitiim na tingin nito. You can't use your charm on my man, Miss Damanguis, bungad nito na hindi niya lubos na inaasahan.
po, Danon is one of the best engineers of his team. Need him to find out the scope of your evaluation at hindi ko gustong maapektuhan ang magiging analysis niya dahil sa'yo. Nahirapan siyang maghagilap ng isasagot. It was clear that he was accusing her of something and she had to defend herself. Wear your seatbelt, Anito at Bom aling na sa driver. Sa hotel na tayo, Bom. She sighed in frustration. Gusto niyang pabulaan na ang iniisip nito, pero nakatuon na ulit ang atensyon ng katabi sa mga dokumentong binabasa kanina pa. It was a part of her evaluation. And he said that he had studied the papers. Ang labo ng taong ito. Or it was just his tactic to shut her out. Nagkukunwaring abala para hindi niya kausapin. Para saan pa at isinama siya nito. He wanted her to be his temporary assistant, but it seemed that he only wanted her to watch him in silence and just wait for him to talk. Paano niya ngayon ipakikipag-usap ang tungkol sa nakaraan? Dapat bang tanggapin na lang niya na tapos na iyon, dahil may iba na sa buhay na si Kalex kung saan hindi siya parte? And she just happened to be working in a company that was after his company. Mabilis lang ang biyahe patungong bayan ng Sebaste na nakuha nila ng kulang isang oras. Opposite to what the CEO said, the hotel was not located in the border of the two municipalities. Nasa pangatlong barangay yun mula sa unang barangay ng bayan na kanilang nadaanan. Inihinto ng driver ang sasakyan sa mismong harapan ng gusali. Bumaba ito at agad binuksan ang likuran ng van para sa kanilang bagahe. Dalawang lalaking tauhan ng hotel ang lumapit doon para tulungan ang driver. Dalawang palapag ang hotel na iyon at napakatahimik pa ng lugar na animo walang katao-tao. Tinuos niya sa isip kung gaano karaming oras at enerhiya ang masasayang sa pagtigil nila doon. Kung sa staff house ay nagpapahinga na sana sila at hindi ganitong mag-aakyat pa ng luggage na ibabari naman mamayang hapon. Natigilan siya, nagusot ang mga kilay niya at nilingon ang kasama. He wouldn't spend the night in the staff house. At pag natapos na sila sa oil terminal sa Pandan ay babalik ulit sila roon. Nauna siyang bumaba ng sasakyan. Pagbaba ng kasama niya ay agad itong dumireko sa dalawang babaeng tauhan sa front desk. Sumunod siya rito, isang pangyayari sa nakaraan na halos kagaya rin noon ang bumabalik sa isip niya. Good morning, sir, ma'am. How may help you? Dahil siya ang temporary assistant, siya ang nakipag-usap sa receptionist. Sinabi niya ang pakay, yes, ma'am, it's in our record. May I have your name, ma'am? Tanong nito habang nagtitipa sa harap ng computer. Chanel Damanguiz. Chanel Damanguiz Guanzon. She's stunned. Titong nilingon niya ang kasama. Nakita niyang hinugot nito ang cellphone mula sa side pocket at may tiningnan doon. Natataranto siyang umiling sa receptionist. And your name, sir? Tanong ng receptionist sa kasama niya. Kalex Guanzon. Tahimik siyang lumakad sa malapad na pasilyo at tumingin sa mga numero ng iilang silid sa ikalawang palapag ng hotel. Gusto na niyang isipin na sila lang ang guest doon sa sobrang katahimikan. Pagtapat nila sa tamang numero ay binuksan ni Mr. Sandoval ang pinto ng kwarto. He said it's a suit. Kinumpirma iyon sa front desk. Ipinasok ng bellboy ang mga bagahe nila. Umalis rin agad ito matapos maabutan ng tip ng galanteng CEO. There's no big deal, wika nito matapos isara ang pinto ng silid. Ayoko lang na may pag-uusapan ng mga tao rito kapag sinabi ko kung sino ako at kung sino ka. We would stay in the same room. Who would believe that I am the CEO of RBD and you are just my temporary assistant? Sinalubong niya ang tingin nito. Pilit niyang ipinaintindi sa isip ang sinabi ng kasama pero hindi na siya sumagot. Everything was not in her favor. Pakiramdam niya ay tinutorture siya ni Kalex ng palihim at pasimple. Ipinapaalala nito sa kanya ang nakaraan pero hindi siya nito bibigyan ng chance ang pag-usapan nila iyon. Buo na sa isip nito na siya ang may kasalanan. At naroon siya para makita kung paano ito nagtagumpay sa buhay sa kabila ng pagkawala ng mahal nitong ina at sa inaakala nitong pagtataksil niya. Ibinaling na lang niya ang pansin sa suit. She would occupy the room next to his. May palagay siyang imbes na makapahinga ay stress ang dala sa kanya ng pagsama rito. Take a rest. I'll meet you later for lunch. Tumingin siya rito at agad nagtagpo ang mga mata nila.
His eyes were still cold as he stared at her. Bahagya siyang tumango. "Yes, Mr. Sandoval. I'll be in my room. Kung may kailangan ka, pwede mo akong katukin at gisingin."